Hello Queens! It's Noemi and welcome back sa ating channel. So ngayon 2020 ay ito yung aking first na pag-share sa inyo ng beauty tips. Nagdaan ang holidays, kung makapansin nyo, sobra talagang lumobo ako. Ang taba ko ngayon. And hopefully, makapag-share ako sa inyo ng mga madali ang pagpapayat. So sa ngayon, hindi pa makapag-share kasi ang taba ko. Tapos yan yung hair ko, pinakulayan ko ng dark. So para maiba-iba naman. Today, meron na naman po akong i-share sa inyo at ito ay kung paano pumuti ang kilikili! Actually, ngayon lang ako nakapagbigay or nakapag-share sa inyo kasi alam ko na yung technique or alam ko na kung paano gamitin itong product na to. At yung iba pang products na ginagamit ko, alam ko na kung paano sila gamitin para i-maintain. Kasi yung underarms ko ay minsan puputi, tapos iitim, puputi-iitim. So parang ganun lang. So ngayon po parang ano na siya, parang hindi na siya umiitim. Yun ang napapansin ko sa underarms ko ngayon. Ito yung isa sa mga pinakahinihintay ng madami. At isa sa mga problema nating mga babae ay yung ating underarms. Kasi may mga underarms talaga na pinagpala sa puti at may mga underarms naman na maiitim. May mga dahilan yan kung bakit umiitim ang ating kilikili. Ano muna yung kinokos kung bakit umiitim yung kilikili? Yung pagpa-pluck, lalo na yung pagpa-pluck natin ay hindi dahan-dahan. Minsan, pati yung mismong skin natin, nadadala siya, di ba, parang masakit. Yung pala skin na natin yun, hindi lang siya balahibo. Sunod po ay yung pag-shave. Kasi syempre nagkakaroon siya ng friction, yung matalas na blade, dumadampi yan sa ating skin. Nagkakos yung minsan ng irritation, ng redness. Pag nag-red, umiitim siya. Tapos, ay yung, lalo na yung ginagamit nating mga deodorant. So, yung mga deodorant na yan, yung isa sa mga nakakakos, pag-itim ng kilikili. And meron kasi mga whitening deodorant na marami tayong nabibili and lahat halos yan ay nag-try na ako pero I believe na hindi talaga siya effective. I believe na hindi po napuputi ang kilikili ko doon. Kahit na yung Dove na sinabi nilang nakaka-whiten, tinry ko siya pero hindi talaga. Tapos, nagtawas ako. Yung tawas na ginamit ko yung Durog, pero ang nangyayari kasi sa tawas, nagkakaroon naman siya ng friction sa kilikili. Di ba ang tawas, pag nilagay mo, hindi naman siya agad natutunaw. So, nagkakaroon siya ng friction. Minsan, nagkaka-allergy siya. So, nagkakos yun para mamulaw, mangate. Kaya nagda-darken ang kilikili. So, ngayon po, pakikita ko muna syempre ang aking underarms. So, yan yung underarms ko, guys. Sobrang yung underarms ko napuputi, iitim. So, yun po. And ang nakakahiya, syempre, kapag halimbawa, nakalagi akong nakaganito, naka-sleeveless, sanay akong nakaganito. Yeah. Pakikita ko muna yung aking underarms ngayon, guys. And proud ako, syempre. Ayan. So, ito na po yung underarms ko. So, makikita niyo po yung improvement niyan. Hindi pa siya yung ganong as in sobrang puting-puti na as in pang Marian Rivera. Pero, ito isa po ay, ito medyo, ano to eh, stubborn tong isang to. Maputi-puti na siya pero hindi pa yun talagang ine-expect ko na puti. So, itong isa may mga balibahibo pa. So, pero itong isang punto ay ang laki na rin ng improvement. Ito kasi guys, ito sobrang ito laging nagkakaroon ng irritation. So, namumula yan. Ito yung pinapuputi kong part kasi namumula tapos umiitim siya lagi. So, ito. Tapos dito lang ako lagi nagkakatagyahawa at pati dito. Kasi kumakita nyo, meron pa siya ma-black-black siya. So, ayan. Naging okay din naman yan. Nagkaroon din ng improvement. Pero itong isa mas maputi. Ko, magka-thumbnail muna tayo. Ang isa po talaga sa gusto kong i-recommend sa inyo ay yung IPL. Laser siya. Yung pagtanggal po, pang hair removal po yun. Po guys, medyo pricey siya. And before, hindi ko rin talaga siya itinatry. Kasi sabi ko, medyo magastos. Pero na-discover ko na meron naman palang mga derma or meron mga may mga clinic po, meron silang promo. For example, katulad yung sa akin, meron po akong na clinic na pinuntahan na 1,700 yung promo, pero 4 session po yun plus 1. So, equivalent to 5 session. So 5 session na yun, guys, ay unti-unti na po na nagkumukonti yung balahibo ng kilikili ko. Yung kilikili ko, yung sobrang dami niya ng balahibo dahil sa pag-shave ko nga nung high school ako, tumubo siya parang sa lalaki na sa sobrang dami. As in, sobrang dami talaga. Tapos, halimbawang nag-pluck ako ngayon or nag-wax kasi before nag-wax ako, pag tumubo na siya, so sobrang dami niya,
ay mukhang maitim siya kasi ang dami niya. Tapos minsan ang bilis niyang tumubo, ang bilis tumubo ng balihibo sa kilikili ko. Kapag pinapla ko siya, humahap din na siya, pumupula hanggang sa umiitim po. Yun po yung nagkakaroon sa pag-itim ng kilikili ko. Tapos yun nga, nakapunta po ako sa isang clinic na 1,700 po yung 4-5 session. And kumonti talaga yung balahibo ng kilikili ko. As in, kumonti talaga siya, guys. So, gusto ko siya ulit-ulitin para tuloy nang mawala yung balahibo ng kilikili ko. So, ngayon may tumutubo pa, pero konti na lang, hindi na before. At saka before kasi sobrang kapal, as in makapal yung hibla. So ngayon, yung pagtubo niya, although medyo may bumabalik pa, pero yung manipis na yung hibla ng balahibo ng kilikili ko. So yun po, isa yung IPL sa i-recommend ko. Ngayon, kung halimbawa naman konti lang naman na may balahibo ng kilikili mo, okay lang yun. So, ang ginagawa ko pala ngayon ay nagpa-pluck ako. Nagpa-pluck ako ng aking kilikili, pero sobrang dahan-dahan lang. Hindi ko siya minamadali. Minimake sure ko na hindi ko mabubulot yung mismong balat ng aking kilikili. Yung wax, guys, depende rin kasi sa balat natin, yung pag-itim at pagputi ng balat. So, before po, nagwa-wax ako ng aking underarms. Pero dati kasi sobrang nagpapawis yung kilikili ko. So, ngayon, hindi na siya nagpapawis kasi may ginagamit nga ako yung dry chlor. Yun, meron din akong video ron, guys, for ng dry color na pampatanggal ng pamamasa ng kilikili. Pero before kasi, pag nagwa-wax ako, dahil nga basa yung kilikili ko, hindi masyado kumakapit yung wax. So tendency niya, ang daming beses kong pinipil, ang daming beses kong paulit-ulit kasi meron nga hindi na kumakapit. So tendency nun, dahil paulit-ulit siya, namumula na siya sobra. Kaya umiitim yung kilikili ko before. Ang pinaka main po na nakapagpuputi sa aking underarms ay Skin Make Shark Oil. Yung Skin Make Shark Oil po ay ginagamit ko na yan sa aking singit at aking mga peklat, lalo na yung mga peklat na bago, ginagamit ko yan. So meron din ako mga videos yan, guys. Sobrang effective niyang Skin Make Shark Oil. At ang Skin Make Shark Oil, guys, ay pang face talaga. Maganda siya sa face. Ngayon, atagal na po akong gumagamit ng Skin Make Shark Oil, pero lagi akong failed sa paggamit ko nun. Kasi minsan, hindi ko siya matansya ng paggamit. Minsan tansyado ko, minsan hindi. Minsan nasusobrahan, minsan nasusunog. So ngayon, tansyado ko na kung paano ko gamitin yung Skin Make Shark Oil. So itong Skin Make Shark Oil pala, para rin lang sa paggamit sa face. Kasi ang paggamit sa face po ng Skin Make Shark Oil ay every other day. So, ang ginawa kasi ang ating kilikili ay kasing halos kasing nipis lang yan ng ating face. Pag every other day ka gumamit ng Skin Make Shark Oil, okay siya, hindi siya nasusunog, hindi siya na-over, yung na-over yung lagay mo, hindi siya namumula. Kasi sa before kasi, kapag nagkalagay ako, okay naman to, pero itong tabing to, kaya nga ako nagkaroon dito ng mga, dito yata, kita pa, nasobrahan siya, umiitim yung paligid, pumupula yung paligid, so umiitim siya, naiiwan siya. So ngayon, yung paglalagay ko ng every other day, okay naman siya. Tapos siguro, i-stop niya muna if halimbawa napipil na siya. Magpipil siya, yung peeling niya ay hindi grabe. Yung peel niya parang mga libag-libag na peel lang. So, wag niyo po siyang ipil lang, kung saan ipil, hayaan niyo lang po siya matanggal. And i-stop niyo muna yung paglagay ng Skin Make Shark Oil, okay? So, hayaan niyo lang siya mag-peel. Kung may mga ibang hindi nag-peel, hayaan niyo lang muna. So, after noon, kapag halimbawa nag-peel off na siya, tapos, hayaan niyo muna siya within 2 days na ganon. After 2 days ulit na nakapag-peel off na siya, haba, nag-peel off na siya ngayon. Tapos kinabukasan, medyo wala na yung mga na-peel off. Tapos, maghintay ulit kayo ng mga 2 days. Pag nakita yung ready na yung skin nyo, saka nyo siya ulit lagyan ng Skin Make Shark Oil. Salitan ulit, every other day ulit yung lagay nyo. Tapos ganun lang hanggang sa ma-achieve nyo na yung puti na gusto nyo. So, ito, na-achieve, okay na siya. Ito na lang po yung nilalagay-lagyan ko. Ito parang hindi pa siya, parang may grayish ng konti pa na meron na iiwan pa dito. So, ito hindi pa tatapos. So, ito, medyo, yan, okay na siya, di ba? Paano yung pag-maintain ko naman nito na hindi na bumalik sa dati? Ginagamit kong deodorant, guys, ay tawas lang. So, nag-ano na po ako sa tawas. Actually, okay din yung ginagamit ko na dalawa po kasi yung ginagamit ko, yung isa kong baking soda, yung alcohol baking soda with cornstarch, may video rin ako niyan.
okay din siya guys sa underarms. Ang problema ko lang dyan ay kapag nagmamadali ako, nagkakaroon ng white dito. Kasi syempre yung baking soda yun. So, nagkaka-white tsaka kapag nakas-ano ko, may mga white dito. So, ang ginagawa ko na lang po, nagkatawas po. Iba ang ginagawa sa tawas, yung dinedissolve siya sa water. Yung water, kung gusto nyo ganyan ang gawin nyo, halimbawa mag-ano kayo ng empty bottle na malinis, isang baso muna, i-dissolve nyo mo doon sa isang baso yung tawas, damihin nyo na yung tawas tapos water. So, syempre, itutunawin nyo siya. Pagtunaw na, doon nyo isalin doon sa bottle. Kasi meron, para hindi po masama yung mga natira pa, kasi magka-clog yan pagka in-spray nyo. So ngayon, dahil nga medyo tinatamad ako, ang ginagawa ko na ngayon, yung powder or durog na tawas, ilalagay ko muna siya dito, ilalagay ko siya dito. Tapos, binabalawan ko ulit ng water. Maghapo na siyang walang amoy. Maghapo na siyang, hindi siya umaasim guys. Yun lang po yung ginagamit ko sa underarms ko to maintain. So yun guys, yun lang po, talagang skin make shark oil lang po yung ginamit ko. Tapos, yun nga, nagpa-IPL ako. Gusto ko ulit magpa-IPL talaga ulit ngayon. At meron pa kasi siyang tumutubo talaga na ano. Gusto ko talaga mawala na hindi na ako nagpa-pluck. Meron po kayong mga tanong, mag-comment lang po kayo. Babasahin ko po siya at sasagutin ko po yung mga comment yun. Kung may mga, hindi ko alam kung may mga nalimutan pa akong sabihin sa inyo. Kung may nalimutan pa ako, ilalagay ko na lang sa description box o dun sa comment section, ilalagay ko na lang kung may mga nalimutan pa akong sabihin. At yung Skin Make Shark Oil nga pala, kung hindi nyo alam, nabibili siya sa Watson's. Hindi ko alam kung meron sa Mercury, pero I think meron din naman sa Mercury. Sa Watson's siya, meron siyang maliit, may malaki. Pinakamaliit kasi, nasa 70 to 75 pesos. Tapos sa sumunod na sa 100 plus na po iyon. So yun, sa Watson's ko lang siya binibili. Meron din sa 7-Eleven pero mas malaki at sa 7-Eleven at mas mahal ng onte. So yun po. So yun lang po yung guys ang gusto kong i-share sa inyo. Yun po, Queen! Sana nagustuhan yung itong video na to. Kung nagustuhan yung video na to, don't forget to like and don't forget to subscribe. Hit nyo rin yung bell button para ma-notify kayo sa mga bago kong videos. Thank you for watching. I will see you on my next video. Bye!